Magandang umaga po. Magsitayo po tayong lahat at ating dasalin ang letanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Para sa pagpaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nagabot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual, sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan at ang mga takot na kinaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ng mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sitayo na po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisahan ng Espiritu Santo na may sumainyong lahat.
at sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng ika-anim na linggo ng kaliwang panahon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon na itala para sa araw ngayon. Ang mga intensyon sa mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakuspusting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa mga biktima o nasalanta ng lindol sa Turkiya at Syria. At ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ng Genesis, ang puot na dahil sa inggit ni Cain ay kanyang pinatay ang kanyang kapatid na si Abel. At siya'y binigyan ng Panginoong Diyos ng tanda upang siya'y maligtas. Sa ating ebanghelyo ni San Marcos, humingi ang mga parisiyo ng tanda mula sa langit. Ang ating Panginoon ay nagbibigay ng mensahe sa atin na dapat tingnan at pahalagahan siya na tunay na tanda at palatandaan sa kaligtasan ng lahat. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala dahil hindi natin ikikilala ang ating Poong Hesus Nazareno sa ating buhay, sa mga sandali na dahil sa ating karapukan at kahinaan, tayo ay napalayo na sa Diyos, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga may luubing tapat at maasahan. Sa kanloob mo sa amin, naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalan tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ng Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian, kailangang pagtagumpayan mo ito." Isang araw,
nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, Abel, mamasyal tayo. Sumama naman ito, ngunit pagdating sa bukiray, pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, nasaan si Abel? Hindi ko alam, tugon niya. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At sinabi ng Panginoon, Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Susumpain ka't palalayasin sa lupaing ito, lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat naman ng parusa ito, sabi ni Cain sa Panginoon. Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sinumang makakikita sa akin. Hindi, sagot ng Panginoon. Parurusahan ng 7 ibayo ang sinumang papatay kay Cain. At nilaglag niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel at ito'y tinawag niyang Seth. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Hindi ako nagagalit dahilan sa iyong handog, ni sa iyong mga haing sa dambanay sinusunog. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo sa tipan ay natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw natanggapin yaong aking mga utos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y naisisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Magsitayo na po ang lahat. Ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, alleluia, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Parisiyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila
na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Nagpabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ika-anim na linggo sa karaniwang panahon. At atin pong makikita sa ating mga pagbasa ngayon ang tungkol sa tanda o palatandaan. Ang ating ebanghelyo ngayon mula sa ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 8, versiko 11 hanggang 13. Sa versikulo 11, hiningi ng mga Parisiyo ang isang tanda mula sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Ang ginagamit po dito na salita sa orihinal na pagkasulat ay ang koinoko na Grigo, Simeon. Simeon, tanda o palatandaan, ay 77 na ulit sa bagong tipan. Sa 77 o 77 na paggamit nito, ito ay may tatlong kahulugan. Marka, tanda, o dili kaya isang pahayag na bigay. Sa Latin, ito ay signum. Signum na kung saan ay mga palatandaan na itong Simeon ay ginagamit lamang para sa mga bagay na naugnay sa pananampalataya o dili kaya naugnay sa Diyos. Dahil ang tanda sa pagka hindi naugnay sa Diyos, simadi sa Grigo. Kaya Simeon, ang tanda mula sa langit. Ito yung pagkasalin sa ating ebanghelyo. Ating matunghayan din ang ating unang pagbasa sa aklat ng Genesis, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 25, na si Cain, na kanya pong pinaslang ang kanyang kapatid na si Abel dahil sa inggit, dahil ang kanyang alay bilang magsasaka ng mga bunga ng mga tanim ay hindi natanggap ng Diyos. Samantala, ang alay na sinunog ni Abel, na siya yung pastol o nag-alaga ng mga hayop, ay kinalulugdan ng Diyos. Kaya kanya pong pinatay si Abel. At gawing lagalag si Cain, pero sinabi niya sa Panginoong Diyos, baka siya'y patayin. Binigyan siya ng palatandaan o tanda sa kanyang ulo. Ang ginagamit na salita dito ay ang luma na Hebreo, Ot. Ot ay parehas din sa Simeon o sa Latin, Signum. Sa English, sign, o sa atin, tanda. May mga palatandaan na dapat nating tingnan sa ating buhay. Ngunit ang pinaka-tanda ay ang presensya ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Kaya nga ang simbahan na siyang nagrepresenta bilang katawang mistiko ng Panginoong Hesus ay tinatawag na tanda ng ating Panginoong Hesus Nazareno.
At ang simbahan ay nagpapahayag ng pitong palatandaan o tanda sa pitong sakramento. Binyag, kumpel, itong misa o eukaristiya, ang kasal, ang orden, ang pag-orden, at ang pagbibigay ng langis sa mga may sakit at pagkumpisal. Ito yung pito na tanda. At itong simyon o tanda ay bahagi na rin sa ating buhay na mayroong tinatawag na mga palatandaan sa panahon. May mga tanda ang bawat tao. May mga palatandaan ang galaw ng universo o ng kosmos o ng sansinukob. Lahat po ay bahagi ng buhay natin ang tanda. Kaya po, kung minsan mayroong palatandaan, saan ka pupunta? Kaya mayroong parang arrow o sign kung saan ka pupunta. O dili kaya palatandaan na ilagay mo sa pintuan, sarado ba o bukas ang isang negosyo? O dili kaya mga palatandaan sa isang tao na siya ay may karamdaman sapagkat may naramdaman siyang sakit na ito'y nagbibigay ng signal, ang tawag dito ay simadi o sign na may sakit siya. O dili kaya makita mo sa isang tao kahit malusog. Pero kitang-kita sa kanyang mukha ang bigat ng kanyang mga dinadala, ng kanyang pinagdaanan sa buhay. At mayroong pahayag nito. Ito rin ay tanda sa Hebreo, ot, o sa Griego, simade. Pero dito ginagamit sa ating ebanghelyo ngayon ang Simeon sapagkat ito yung palatandaan na ibibigay ng Diyos upang siya'y makikilala. Sa ating buhay, kuminsan sinusubok natin ang ating Panginoon, lalo na bukas ay February 14 at sinasabi ng mga dalaga at binata, Panginoon, bigyan mo ako ng sign kung siya na ba talaga ang forever ko. Huwag mong subukin ang Panginoon na ika'y maghingi ng Simeon, ng ot o ng sinyom dahil ang tunay na manatili sa iyong mga puso ay pagtanggap ng ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang pinaka-Simeon, ang pinaka-tanda ng Diyos Ama para sa atin upang kanyang maipahayag ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Kumapit at huhugot tayo ng lakas sa ating Panginoong Hesus Nazareno at atin pong madama ang pag-ibig ng Diyos. Ano man ang ating dinudulog, hinihingi o pinapanalangin sa Panginoon, ibibigay naman ng Panginoon kung ito'y karapat-dapat para sa atin. Pero sa kanyang panahon, sa kanyang paraan, at kung ito'y nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Huwag tayong maghinawa na maugnay ng malaliman sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay-nilay sapagkat nariyan lang siya. Ang ating Panginoong Hesus ay pinakauna na simbolo, pinakadakilang tanda ng Diyos ng pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Atin pong tutugon, Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang hanggang kapagurang maging tagapaghatid
ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng nagbabalik loob. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat, naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi na ikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa ng walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. O Panginoon, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan ng namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod na gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Igalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at inadarangal sa pangitan ng anak na kinalulugdan, kahit utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng anghel si siyawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal ang makalob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng Anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at yalis lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun siyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas ng mga nakaraang taon ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abong mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1, sa oras na makaramdam ng sintomas agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiya o Banal na Misa kayo na sa loob at sa labas ng lambana ng Itim na Nazareno at naugnay sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at naposposting sa iba't ibang paraan naway. Ang inyong panalangin ay linggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Pong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang ating Panginoong Jesus Nazareno ay siyang tunay na tanda ng presensya ng Diyos sa atin. Naway, mahalin natin siyang tunay at ipahayag rin natin siya sa ating kapwa,
sapagkat tayo rin na nabinyagan sa pangalan ng Panginoong Hesus Nazareno ay mga Kristiyano, mga tanda o palatandaan sa isa't isa sa buhay ng pag-ibig. Ngayon na po ang pagbasbas. Ngayari po lamang itaas bagay ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inaagwas na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang walang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may maalan ng pangako noon sa binyag na ikaw ay iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarating